Hi guys, welcome dito sa aking channel. This reading is for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a love reading for anyone, for collective. So let's check your energy. Pasensya na guys, maingay yung aso po. Parang ano ka dito guys, parang nag-hesitate ka to come forward kung ano man itong goal mo na naisip or plano, no? Parang ayaw mo nang ituloy kasi napaka-guarded ka. Guarded ka and tinataas mo yung guard mo, no? May takot ka, no? Na baka hindi mag-succeed yung goal mo or yung plano mo. Naguguluhan yung isip mo. Tungkol saan ba to? For sure sa love to eh. Tungkol sa? About someone you care. About someone na iniingat-ingatan mo or mahal mo, no? Kasi maaring nasaktan ka dito, kaya para kang naging defensive or guarded ng feelings mo. Gusto mo i-cut off yung person na to sa buhay mo. Yun yung energy mo dito guys, no? And then parang malungkot ka, na may takot ka. Magulo ng isip mo dito, yo. Magulo. So, mari unstable ka right now, no? You try to be strong. Susundin mo dito yung ano mo eh, yung isip mo. Hindi ka magpapadala sa emotion mo na yun. So, let's see. Kung ano ba yung nangyari dito sa inyo ng person? Why? Hindi mo na feel yung love ng person mo sa'yo. Parang tingin mo hindi ka mahal ng person mo. Yun, na parang tingin mo lang feeling sa yung person mo. Eh, siya yung wish fulfillment mo dito. Siya yung hinihiling mo na connected yung wish mo sa person na to. No? May wish ka na tungkol sa person na to. So, maring winish mo na siya yung makatuluyan mo, yung person mo, kasi sobrang lapit ng loob mo sa person na to. Magaan yung loob mo sa person na to. Importante yung person na to sa'yo eh. Mawala lang, ibawag lang yung person mo. Pero nagiging matigas, parang kinokontrol mo yung emotion mo dito sa pagdating sa person na to eh. Takot ka masaktan. So let's see kung ano ba yung feelings mo towards this person. More feelings, or iniisip na lang. Iniisip mo towards this person. Ito na lang. Iniisip mo towards this person. The Hanged Man. Wala kang gagawin. Yun. Gusto mong i-attract yung person mo. So, sinasabi mo, come in. I will not take action. Ikaw ang gumawa ng action, no? Yung person mo, yung gusto mong mag-effort sa'yo, yung ganun ba? Tapos ikaw wala kang gagawin. And then, iniisip mo to, parang binivisualize mo yung person mo as very attractive, no? Alluring, charming, and parang gusto mong akapin yung person mo. Parang ganun ba yung nakikita kong vibe dito eh.
parang ayaw mong bitawan yung person na to. Ayaw mong i-let go. Pero para pinapairal mo yung ego mo dito eh. Yung ego. Yes, na maring nagtampo ka sa person mo o nagalit ka, no? Or kung ano man yung dahilan kung bakit ka fear, no? Fear yan, may takot ka. Kasi yung person mo, as you see, your person is very attractive. Na madami nagkakagusto sa person mo. Kind-hearted, no? Maganda yung personality. Napaka, ano yung personality? Kumbaga, soft and feminine na madaming nagkakagusto o madaming na-attract dito sa person mo. Confident at seductive as well as siya yung person na tingin mo na hinahangad ng marami, no? Yun yung tingin mo dito sa person na to. The impression eh. So let's see, yung feelings ng person mo towards you. Gusto na new beginning. Attracted sa yung person mo dito eh. Na tingin ng person mo ay masyado kang ano eh, focused sa iyong kapirahan, no? Maingat ka sa kapirahan mo. Yung feeling ng person mo ay yung person mo kalmado lang, no? When it comes to you. Parang parang ano lang to eh. Iingay ng aso. Yung person mo kasi guys, busy din. Busy sa kanyang hanap buhay, no? Sa kanyang career, kung ano man yung kanyang source of income, no? Doon siya nakatuon. And kumbaga, itong person mo, kung ano na lang yung mangyayari sa inyo, but this person wants a new beginning. Pero parang yung person mo ngayon ay nag-heal. And with the temperance here, mukhang yung person mo ay mas pinaprefer na manahimik, no? Or wag nang kumibo, wag nang mag-react, or wag nang wag na munang gumawa ng aksyon. Pero this person ay parang sumisilakbo yung puso niya na gusto niya ng new beginning sa inyong dalawa. Ace of Wands. More cards. Kung ano pa ba yung gusto ng person mo dito? Ano ba yung gusto ng person mo? With you? Ang gusto niyo mangyari? The Queen of Swords and the Devil card. Gusto ng person na to, i-cut off ka din sa buhay niya eh. Kasi parang toxic daw. Sabi ng person mo dito. Parang toxic. Toxic yung connection nyo. Parang, eto guys, hindi ito makaka-resonate sa lahat ah. Kasi, this is a general reading. Hindi po lahat ay makaka-resonate dito ah. Ilan lamang po yung makaka-resonate dito. Tingin ng person mo, ang dami mong feeling ng person mo dito guys, ang dami mong negative attitude or meron kang ano dito eh, addictions or negative traits na hindi mo pa natanggal sa sarili mo. Kaya parang
gusto kang i-cut off ng person mo dito. With this card. So, let's get more card. Kung mahal ka pa ba ng person mo? Yes. Pag nag-iisa tong person mo, iniisip ka nito, guys, no? Nag-hold on tong person mo, baka gusto niya lang ma-realize mo yung mga toxic or negative attitude mo, no? Na hindi healthy sa relationship nyo. Oo, mahal ka niya. Still, nag-hold on siya sa connection nyo ng person mo. Kaya gusto niya din ang new beginning sa inyong dalawa. Or mas ma-level up yung inyong connection, no? Mas maging mas mag-spark yung attraction between the two of you. Parang ganun ba? Let's see kung ano ba yung person mo sa buhay mo para sa iyo. Ano siya? Tingin mo may pag-impulsive yung person na to eh. Pero para siyang kayamanan para sa iyo, no? Na parang pinag-ipunan mo na kayamanan ba, ganun yung worth ng person mo sa iyo. Na mahalaga siya, no? Parang pentagal na to na iniingatan mo, kasi pinaghirapan mo. So maring nag-effort ka dito sa person mo, kahit na may pagka-impulsive yung energy, no? Minsan siguro natutuwa ka din sa ugali ng person mo dito kahit na ganyan yung attitude niya na padalos-dalos, tapos na yung pag-aggressive or madali magalit or basta sa attitude niya. Parang okay lang sa'yo, no? Parang naintindihan mo. Pero, yun nga siya, yung person mo dito, may pagka-impulsive. And itong person na to ay careless, yung person mo, careless. So, possible outcome for the both of you. Success. So, kung ano man tong gusto mong mangyari sa inyo ng person mo, yun ay maging successful, no? Kasi, lalo na kung gusto mong makasama tong person na to, o mahalin ka ng person na to, ng todo, no? O makapiling mo tong person na to, yes, it will be successful. Magtatagumpay yun. Kasi we have here the sun. And kung sino man itong nagmamatigas dito, ay parang masasapawan ng emotion niya, no? Yung isipan niya. So kung ikaw man to, ay mukhang madadala ka ng emotion mo. Imbes na maging magalit ka sa person mo, ay magiging emotional ka sa person mo. Lalambot ka sa person mo eh. Mukhang yung person mo yung kahinaan mo dito eh. And possible ay, o kung yung person mo ay nagmamatigas, no? Parang madala ng emotion niya towards you, yung person mo. Na imbis magalit siya sa'yo, ay maibabaw yung pagmamahal niya sa'yo. At yung emotion niya towards you, no? Na deep feelings and deep love for you. Na it will lead into a successful relationship for the both of you na may deep love, deep connection, na emotional kayo sa isa't isa. So, ayun lamang for this reading right now. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please do subscribe. At huwag po ninyo kalimutan i-click ang bell button. Nang sa ganun ma-notify kayo sa mas sunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga naka-resonate sa reading na ito.